tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. For the youths and the students out there who are watching right now, alam ko na sa buhay natin, no, lalo na nagkaroon tayo ng pandemic, there are a lot of challenges right now kung paano natin isiset ang goals natin. In the past, there are times that many youths are losing their hope when it comes on achieving their dreams and their passion. Kasi marami talagang mga dumadaan sa buhay natin and we can't neglect those obstacles kasi that's part of life. Tell you honestly, now, talagang to be a teacher is indeed my greatest dream. Yung iba kasi, sabi nila napilitan lang daw silang kunin yung pagiging teacher, no? Mm-hmm. Ako, in my part, talagang that's my first love. So, nagsimula lang sa pangarap. I would say, kasi sasabihin mo talagang imposible eh. Kasi ako, elementary, high school, public ako. Tapos kung kailan college, nag-Adamson. But, I did not enjoy such perks just by sitting down. Okay? What totoo yung sa Bible na faith without action is dead. No? No matter what you do, no matter what you ask from God, or whatever you ask from God, no, kapag hindi mo naman sasamahan niya ng kilos, nothing will gonna happen. So I enjoy the perks because I work for it, and then you have the right attitude. Kasi kung wala kang attitude na maganda na ayos, you will never reach what you are aiming for. Okay. So, yun yung importante. Hard work and right attitude. And at the same time, you have to dream big. Obstacles transformed you as a better version of yourself. Not the bitter version of yourself. Just focus with your goals and take obstacles as blessings, because with those, you can give the 100% capacity of yours. And at the same time, doon mo marirealize na kasama mo pala yung Diyos. So you have to pray. No? Correct. You have to pray. Ang importante, magaling ka lang, no? I would say na magaling ka kasi hindi ka naman kukunin kung hindi ka magaling, 'di ba? So i-train mo lang yung skills mo na yon, and then maging maayos ka lang kausap sa mga clients. Ibigay mo yung best. Exactly. Now, okay lang na mapagod ako, okay lang din na medyo minsan wala ng budget, basta yung family ko talagang nabibigay ko yung kanilang mga needs, kasi you know, I'm a very family oriented person. Talagang yan ang aking ano, siguro naniniwala ako talaga na kapag ikaw ay mapagmahal sa pamilya mo, God will really bless you more than na iniisip mo. No? I agree. So, na-share yun, kasi unang-una sa lahat, talagang, this is very phenomenal, no? Especially at this point, na talagang, ang nagiging at risk ay ang ating kalusugan, no? So, di ba nga, may kasabihan na, if someone's health is at risk, someone is willing to trade diamonds and golds for oranges and apples. Totoo yon, di ba? Na kapag kahit ikaw ay may bag of millions, kahit ikaw pa ay napakasikat na tao, kahit ikaw ay napaka-influential na tao, kahit ikaw ay nasa maganda at mamahaling hospital, still, if it's about your health, talagang very complicated yung scenario na ng buhay mo kapag nagkasakit ng isang tao. Totoo. Di ba? So ito yung business na yung sarili mo, kailangan mo yung puhunanin ang kalusugan mo. Exactly. So, to all our viewers right now, it is very important. We have strong connection to our dreams and to our Creator. Diba? Importante yun, magdadasal tayo. And at the same time, syempre, stay tuned for the next episode only here on Big Media.